Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat, mga treasure hunter. Magbabalik po tayo upang magpapakita na naman po ng kaunting ating na-treasure ngayong araw na ito, mga ka-treasure hunter. Ito pong parang dahon ating nakuha ngayon sa araw na ito. Mga pendant po na stone o gemstone. Ito pong ating nakuha ngayon sa araw na ito. At araw-araw po tayong nag-treasure hunting ng mga nakalitaw. So, mga nakalitaw, marami po yan, mga ka-treasure hunter. Ito po ay dalawang dahon. Magkaiba po sila ng itsura. Ito ay parang dahon ng marijuana na five finger. Tsaka itong isa ay parang dahon ng kakaibang dahon, mga ka-treasure hunter. So, itong dahon na ito ay silver. So, yan po ang kanyang tatak. So, kailangan masipag tayong tumingin ng mga tatak. So, ito po yung tatak niya. Yan. Para mapatunayan natin na silver siya. 950. So, 950 ang kanyang tatak. Ayan. 950. Ibig sabihin 95% na silver ito. So, sa katagalan ng panahon, lumang-luma na ito, antique na ito. At kaya siya nagkulay na ganyan. Itong isa naman ay ganun din. Magka-pariya sila ng tatak. Yan. Basta niyo ay klarong-klaro yan. 950. So, kung may tatak niyo ganyan, either platinum, gold, o silver, ibig sabihin niya 95%. Pero silver ito. Yan. So, 950 ang tatak niya. Hindi naman platinum kasi hindi naman umiitim ang platinum ng ganito. Pwedeng palladium. So, ang palladium, 950 din eh. So, iti-test natin to. Mamaya kung tama ba yung ating prospecting idea. O yung idea po natin kung tama ba nga silver ito. Pwedeng palladium ito. Sapagkat ang palladium, ganito rin ang itsura. Palladium, platinum family yun, yung uri po ng platinum ang palladium. So, larong-klaro na ito ay valuable na ano, uri ng metal. Tsaka nasa 130 grams ito. 130 grams. So, may halaga. Abot ito ng, kung ang value nito, maabot siguro ng nasa 30K sa collectible value niya. So, sa mga nangungulikta ng ganito, abot ito ng 30K. Pero kung ipakilo lang, ay nasa 5K lang ito sa per gramo. Kung silver, kung palladium ito, mas mataas. Maaring kasing mahal ito ng gold, mga treasure hunter. Kapag palladium, halos kapalis lang sila ng gold. Kunti lang diferensya. So, ito naman, nakita natin ito. Ito ay mga crystal quartz na heart na pendant. So, stainless naman yung hook niya. So, di bali yung hook, mas maganda yung stainless kaysa gold. Kasi mahirap maputol. Kapag gold yun, madaling maputol. Sa mga gemstone.
Kaya ngayon mga diamond nilalagay nila sa 14K, 10K, 12 carats. Bihira ang maglagay ng diamond sa 18K. So, laging 14K ang pinaglalagyan ng mga gemstone na mamahalin. 14K, 12K, 10K. So, ang value kasi nun, yung bato na yun, yung gold, mababa lang ng value ng gold sa international. So, yung stone talaga, yung diamond ring, mga earrings na diamond, ang mahalaga doon yung diamond, yung gold, eh, hindi masyadong mahalaga yun sa international, value ng mga mamahaling jewelries. So, ito po ang ating nakuha ngayon. So, everyday, naghahanap po tayo ng mga pwede nating matresure. Ang treasure kasi pwedeng nakabaon, pwedeng nakalitaw. So, dalawang klase yan. Nasa paligid lang natin yan. Kailangan ng kung sino yung naghahanap ay makakatagpo. Yun po ang ating motto, mga treasure hunter. Ang naghahanap ay makakatagpo. Depende lang po sa diskarte. So, thank you very much, mga treasure hunter. Paki-comments lang sa baba kung anong idea ninyo tungkol dito sa 950. Sa akin, pwedeng silver, pwedeng palladium. Sa inyo kaya, ano kaya ang idea nyo? O anong klaseng metal ito na mayroong natatak na 950? So, thank you for watching. Maraming salamat po.